mamimili kami ngayon dito, guys. Sa mga salmon paborito ni Diego. Ayan. Mga fresh. Then. Pang-ulam. Daming namimili, guys. So, inantay namin si tatay. So, nandito kami ni Diego sa tapat lang ng ano. Naantay namin si tatay. Nagpipili siya ng mga isda. So, galing na kami mismo doon sa ano nila, sa ano niya, doktor. So, wala naman daw infection yung ilong niya. Kaya lang, titinan ko ma-approve na insurance pag bago siya ma-operahan. So, pag na-approve, titinan natin, baka next week, sabi nung doktor. So, nag-send siya ng approval today. Tatawagan na lang daw nila ako kung anong status. So, baradong-barado, kumbaga, puno yung ilong niya ng ano. Tapos ka na? Tay? Tay? Tapos na? O may inaantay tayo? So, yung ilong niya puno na daw ng laman. Tatry lang nung... Pero, ang sabi ng doktor, 60% lang, no? 60% lang yung magiging improvement, hindi total ng 100%. Parang tatanggalin niya na yung laman sa magkabilang side para medyo lumaki daw yung ano, yung daanan nung hangin. Tara? Okay, lika na doon na tayo. So, nandito kami sa guys, KFC. Kasi nagte-take out si Diego ng kanyang iftar. Ano oras pa lang kasi? Magkano bili mo? 50. Iba ay narder kay. Saan yung card? So, nakabili na siya. Nakabili na rin ako nitong milk tea. So, uwi na kami guys. Nakapag-grocery na rin kami. Baba na kami ulit doon sa parking. And then, off we go. Hi guys. So, di ba kanina nakita nyo namili kami. Uwi na tulog ako. Si Diego naman nag-break ng fasting niya, 'di ba, mga around 'yun, 6:50 ng gabi. So ngayon, nagising ako ng 8. Gagawa ako ng dinner kasi hindi pa kami nag-dinner. Si Diego lang 'yung nag-break ng fast. 'Yun, pinatay niya 'yung ilaw. It's about 9:30 na ng gabi. At ayun na siya, tulog na siya. Tulog na tulog. So ako naman, sama ko kayo, nagluluto ako ng beef steak. Madilim sa labas. So ito, amoy na amoy na. So tuturo ko sa inyo anong ginawa ko. Okay, so first, sabi kasi ni tatay, masarap daw ako magluto. So ito guys, binabad ko yung una is tinantad natin yung baka para ano siya, dagdag sa pagiging tender. Tapos nilagyan ko siya ng first dry ingredients muna. Nilagyan natin ng konting ano to, paminta. Nilagyan natin ng konting asin lang. And then ganun ako kasi nilalagyan ko pa siya ng konting asin kahit nilagyan ko siya ng toyo. Pero konti lang. Parang feeling ko hindi kompleto pag walang konting asin. Tapos bawang, and then nilagyan natin siya ng lemon at saka yung toyo. So binabad natin siyang ganyan, parang marinate natin. Ayan. Okay. Marinate muna natin siya. Ayan. So hindi ko na pinarinate ng matagal, guys. Nilabas ko lang yung baka sa ref. Tapos, ano, lambot naman yung baka. So, eto na ngayon, piniprito ko siya. Low heat lang to eh. So, yan na guys, medyo ano na siya, brown na talaga. So, hahanguin ko na yan. And then, igigisa na natin. So, sa same pan, binawasan ko lang siya ng mantika, guys. So, same pan din ang gagamitin natin. Wala namang issue doon. Magigisa na tayo. So, wait lang. So, yan na. Gigisa tayo ng bawang sibuyas. Tapos, yung hiwa nyo ng onion, ganyan siya. Hanggang maghiwa-hiwalay yung
ano, sorry, ano ng onion. Bango, guys. Kung nandito kayo, maamoy nyo. So, yan na, guys. Nag-isa tayo kanina. Tapos, binalik ko na ulit yung prinito natin na, ano, pinan-fried natin na beef. So, yan na. Papakuluan ko na lang siya ng konti. And then, we're good to go with our Filipino beef steak dish. Sarap, guys. Actually, paborito ko yan. So, depende sa inyo kung ako dinagdagan ko pa siya ng konting lemon ulit. Gusto ko kasi yung maasim-asim siya na type ng beefsteak. Tapos hindi po ako naglalagay ng sugar. Ayoko kasi ng may tamis na lasa sa food. So, depende sa inyo. Kung gusto nyo, lagyan nyo pa siya ng konting sugar or tansyahin nyo yung lasa ng lemon. So, konting simmer na lang to. And then, pwede na itong kainin. So, guys, andito ako ngayon sa Halo Hair. Ano ako ng buhok gupit. Pero yung gupit nila may kasamang hair massage. 68 dirham, no? Sister? Yeah? So, maganda kasi yung mga haircut nila. Visit niyo yung page nila. Makikita niyo yung magaling sila sa paggawa ng layer. So, nagpunta ako ngayon. Dito talaga sinadya ko. Kasi gusto ko yung ganong haircut. Which is hindi naman mabigay ng ibang mga salon dito. Napakahirap humanap ng mga haircut. Hairstylist na magaling mag-trim. Normally, either straight lang or bob cut. Pero yung mga layered look. Either sa magagandang salon or sa mga salon sa hotel mo lang makukuha. Which is dito meron sa halagang 68. So, papakita ko sa inyo mamaya kung ano magiging labas. What's your name? Hello, beauty. Hello, ayaw niya sabihin. Okay, so siya yung nagmamassage na ulo ko. Ito na yung kupit ko, guys. So, layered cut. Yeah? Gusto ko siya. So, guys, ito na yung ating new look. Iba na. Layered na yung hair. Thank you. Galing niya, no? Siya yun. Puntahan niyo siya. Madam. Puntahan niyo siya sa Halo Hair. So, guys, nandito ako sa baba nung Halo Hair na salon. So, kita niyo bago yung hair ko na, di ba? Oh, guys, ano masasabi niyo? I love it. So, mga Koreana itong mga to. So sa ang worth ng ang price ng haircut nila, seeing ganda ng layered look, 'di ba? So price nila is 69 dirham. Pero hindi lang siya haircut, may shampoo tapos minamassage nila yung scalp mo. Meron silang way ng pagmassage ng scalp. Hindi ko alam, pinukpok, parang pinupukpok tapos I don't know. So sulit siya, may hair mask, may ano lahat. Blow dry, ayan na siya. Yan ang itsura ng hair ko. So, nagmukha akong, para sa akin na, nagmukha akong bata. Ito talaga yung gusto kong layered hair. So, hindi ko na gano'n mo nang pinag-iksian, pero for now, ganyan lang siya kahaba. So, layered hair siya. Kasi, di ba, makapal yung hair ko sa baba, pero sa taas, manipis. Tapos, at the same time, baba ko yung mask para makita nyo. So, nagmukha akong bata. Kaya, punta kayo dito. Marami silang services. Sabi ko, babalik ako next time. Magpapa eyelash extension naman ako kasi 100 plus lang yung ano nila eyelash extension, kaya lang kasi may pupuntahan pa kami nila Diego, so bawal kasing basain yun. Tapos yun, susulit naman tong leave ko, kaya ganda, guys. Sinantay ko si tatay eh, nagpasundo ako, wala pa siya. So dito siya, tabi siya ng Dirham Plaza, ayan yung logo nila. Sa Hamdan, tabi ng Dirham Plaza, na building number 33, tapos akit kayo sa zero. Pero kailangan nyo magpabook kasi fully book sila. Marami silang customer. Ako nga, nagpabook ako nung Monday pa yata, o Tuesday, o hindi, no, Monday pa. Tapos nabook lang nila ako ngayon Friday. So, ganun ko sila. Ang gagaling nila, sulit, sulit na sulit, as in, guys. So, nandito ako ngayon, guys. Sa Dirham Plaza. Tingin-tingin tayo ng mga ano. May nakita ako pampatay ng mga ano, oh.
kung patayin ng mga langaw. Kasi minsan na problema ako sa langaw. Kung paano patayin. So, sabi ko kay tatay, pasok siya dito kasi marami kang makikita na ano sa mata. So, tingnan ko kung ano meron sa taas. Okay tayo. Siguro, ay sorry. Siguro may mga damit-damit. Tingnan natin kung ano makakita natin. Up yan. Ah, mga sale ng damit. Mga churba. Pero parang patak. Ah, ganyan siya. Ayan, tinanggal ko yung cover. Baba na tayo. Kasi parang baka maano pa ako dito. Mahawa pa. So guys, hindi ako nakilala ni tatay. Pumasok ako dun, di ba kanina sa Dereham Plaza, nakita niyo pagkapagupit. Kasi katabi nung salon yung ano, katabi ng building. Sabi niya, ang ganda raw. Ganda-ganda ko daw. Bagay. Kikita yung kilikili ko. Bagay daw. Tinatakbo ko yung kilikili ko kasi hindi maputi. Bagay daw yung ano, yung haircut ko. Guys. Edit. Remove the kilikili. Na ano niya kasi, ganito talaga yung gusto kong ano, yung laki ng mukha ko. Parang kinortihan niya yung hair sa laki ng mukha ko. Unlike kung tuwid kasi, mas kitang malaki talaga yung mukha ko. Ito kasi parang naano niya yung shape. Parang in-enhance niya yung shape ng mukha ko. Imbis na parang kinontrast niya. Kaya mas maganda. O diba? Nagmukhang bata ang lola niyo, guys! Pwede na ba ito sa foreigner? Makahanap na tayo ng foreigner na papa. Ito kasi native na native eh. So, kasawa na, di ba? Na-experience nyo rin ba yun? Yung native na native na asawa nyo. So, pwede nang palitan ng foreign jer. Gusto ko mga kano. Kaya lang, wishful thinking. Pag maagang nadedo si Pedro, pwede. Pero pag ako maagang nadedo sa kaysa sa kanya, yun lang. Anyway. Ako maghahanap ng kana. Paano ka mag-English, mag-nosebleed ka? Sabihin ko, me no like, you go backside. So anyway guys, pauwi na kami. Total nagluto naman doon ng inihaw na bangus kanina. Hindi pa kami nag-lunch. Pag Amerikano, hindi kayo pagluluto ng Amerikano. Nag-late breakfast kasi kami ng sinangag tuyo. So, nung umalis ako ng bahay, kasi 4:30 yung appointment, hindi pa ako makain ng lunch. So nagsalang pa lang ng inihaw na bangus. So uwi na, mas masarap yun. Bibili lang siguro ako ng ano, ice cream. Uwi na kami. Kasi si Diego mag-iftar din yun para may kasama siya. So napunta kami, di ba nung kanina sa Dereham Plaza, nakabili ako ng pamatay nung mga langaw. Kasi yun ang buisit minsan ang hirap hanapin. So may pangpatay na ng langaw. Tapos, yun na, okay. Kasama na. Niya sa ulam. Okay guys, see you! So nandito naman ako sa Baskin. Dumaan ako, bibili lang ako nung dessert, tapos uwi na. Kasi may naluto nga doon na inihaw na bangus. So, ayan. Ito lagi yung binibili namin ni Diego. Yung 49 dirham na yan. Yan. So, sold na kami dalawang mag-ina dyan.